Wala. Namaleng kayo bumiling kangkong. Joke lang, ito na po ako. I'm here now, I'm her. Are you there? Ay, naka, tara, ligo tayo. Maglaban na rin tayo. Ayan, oy, mga ano, mga Mr. and Mrs. Tapusin na ang drama sa labada. Mag-pride antibacteria with power bula. Oh. With power bula. Na tumatanggal ng 99.9% ng bacteria. Yan ang Pride Antibacteria. Yan, with power bula. Sa bawat purchase ninyo ng 2,000 gram pack, merong free yan, free Pride Barreta nakasama. Uy, okay to ha. Bawat purchase nyo mga kaibigan ng 2,000 gram pack, meron kayong free Pride Barreta nakasama. Sulit yan, di ba? Pride Antibacteria with Triclofoam Formula. Power bula. Power laban sa bacteria. ACS. Ganun yun. Kasi. Gawa tandog ng ACS Manufacturing Corporation. Hello kay Marie Barliso. Papa Jack, hanap ka ni Ate Jill. Dito ako ang pakibati naman po. Jill Stoneheart. Bayani, maligayang pakikinig po. Si Joy, sabi niya, sana umakit ka sa taas. Hindi ako nakakit eh. Sorry! Sabi ni Ella Alison, where are you last Wednesday night? Why are you absent on your radio show? Oh, girlfriend? Mga pagtanong ah. I was... secret, basta. Hindi pwede magkasakit, ano, cyborg? Hoy, ang mga taga-barangay, 49, Caloocan. Ay nakaantabay sila Kagawad Frank Plaka, Kagawad Reggie Bautista, Secretary Jess Tuldoya, Tanod Willie, Alex Tahil, Leo Tres, Ricky at Kapitana Marlene Salonga. Maligayang pakinig from Klong Klong. Ang Villaluna family nakaantabay, Rod Villaluna and family. And Ma'am Dixie, maligayang pakinig. Wala pa yung ano mo, Pam? Yung FC. Baka within the week. Oh. Kumila tayo. Daming order eh. Tagal mo kasi. Ay, naku. Sabi ni Joyce, oh my God, nilike mo yung post ko. Yan ang una. Ang kasunod niya, black yan. Black. Joke lang talaman. Ay, naku. Uy, kayo ba? Nakita nyo na ba yung ano? Nakapunta na ba kayo sa cherrymobile.com.ph? Tignan nyo mga kaibigan, Cherry Mobile M1, oh, latest innovation ng Cherry Mobile na punong-puno ng features at iyak na magugustuhan ninyo. Ako nagustuhan nyo, ako pa yung pakinggan nyo magustuhan. Naka-Android 6.0 Marshmallow mga kaibigan, kaya update yung mga features. First, local DecaCore device in the Philippines powered by MediaTek Helio X20 para sa mas masaya at mas mabilis na performance at energy efficient yan. 4GB yung kanyang RAM, di ba? For seamless multitasking at applications mga kaibigan at saka games. 21 PDAF Sony IMX 230 rear camera, yung kanyang main camera, yung kanyang selfie front camera, 8 megapixel LTE ready, di ba? Perfect yan mga kaibigan sa mga yung mga pagbawa sa mga kayo ng MRT pack selfie. Baba ng MRT pack selfie. Nag-connecting trip, nag-jeep, pack selfie. Diba? Diba? Oo. Pagdating ng office, pack selfie, may caption. Walang kinalaman sa mukha. I'm sorry. Whatever though, I can't be perfect. Bye. Congratulations. Maligayang makikinig po sa mga ganyan, oh. Nakaano pa to, naka USB type C fast charging mga kaibigan, ha? At mayroong fingerprint scanner sa gilid ng phone para sa panoto, God save, na security purposes, nothing lahat. Pa! Ganoon, yun. Ay, naka, to know more about the Cherry Mobile M1, go to cherrymobile.com.ph. Cherry Mobile M1 is available in Cherry Mobile stores and kiosks and dealers nationwide for only 11,999 pesos only. If you call in the next 30 minutes, wala akong paninda, punta kayo sa mga lahat. Cherry Mobile M1. I like the phone. I've been drilling about it, mga kaibigan. Hindi pa ako pinapadala ng Cherry Mobile. Gusto ko ba ng Cherry Mobile M1? Apat na units pa, please. Tugin na. O, dalawa lang. Tugin sa kami ni Zap. Cherry Mobile M1. Yuhu! Cherry Mobile! Gusto ko ng Cherry Mobile.
Honestly, mga kaibigan, ha, cute yung phone. Cute yung phone. Malinaw. Baka this week padala na ko malay mo. May caller na ba? Si Donna ng UAE. Donna? Hello. Yes po. Hello po? Hello po? Hello po? Hello po? Hello po? Hindi ko nakatawag ka dati. Na-remember mo? Oo. Naputol yata, di ba? Opo. Kapadyak, continue ko lang po sana. Pero may iba pa akong continue. Ate, hindi mo pwede continue. Ikukwento mo ng buulit yan. Hindi ko maalala yan. Bakit, pinsan, bakit ha? Hindi, ako yung... Alas, kapadyak naman. Hindi ko... Hindi ko maalala. Wait lang. Ako yung... Wait lang. You have to tell me the story, ate. From the very beginning. Okay. Donna, ilang taong ka na? 31. Taga saan ka sa Pilipinas? Sa Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. Opo. May asawa na? Meron. Ilan na anak? Isa. Kailan ka pa naan dyan? I'm almost 9 years. 9 years, okay. Opo. Anong oras na madalas nagising sa umaga? 7 a.m. 7 a.m. Madilaw ba ang ihi o malabnaw? Check up pala to. Ano sa check up? Ako na lang magka-check up. Pag bigla bang tumatayo, nahihilo, ganon. Hello pa. Ano ba yan? May medical check up pala to. Tama, ako na lang magka-check up sa'yo. Sa medical din naman ako natatrabaho. Eh. Sige, ano pong trabaho sa ano? Sa UAE? Receptionist. Ah, sige, Donna, kwentahan mo na ako. Papadya ka kayong tumawag dati. Regarding po dun sa kinwento ko sa inyo na. At hindi ko nga maalala. Kwento mo ulit. Ito na nga po, yung dalawang mom ko. Dalawang? Oo. Mama. Mom. Dalawang nanay? Opo. Okay. Ngayon, ang ano na lang po is shortcut ko na lang siya. Pinayuhan niyo ako. Dati kasi ang tanong po is, if mag-i-stop na ba ako na yung... na mag-i-stop ako na ano ba yun na aaso sa kanya na tatanggapin niya ba ako hindi. Ay, naalala na kita. Yeah. Oo, oh, yun. Tapos, sinabi mo sa akin na wag hanggat may hininga. Look, ano ka lang, sige lang. Ganon. Ngayon po, after a month, tinawagan ko siya. Naglakas ako ng loob na tumawag sa kanya. Ayun po. Thank you, Papa Jack, kasi pumayag siya na magtapat sa akin ngayong pag-uwi ko. Malapit na. So you will have your moment when you get home. Yes. Congratulations. That's the first step. Opo. Sinabi ko lang sa kanya na handa na naman akong malaman kung ano yung totoo. At sana, bago mo siya humingi ng kapatawaran, patawarin mo na nanay mo na. Ay, napatawad ko na po nung nag-usap kami. Wala na po yung sakit. Ayun na po maganda eh. Hindi ko naman po yun matitiis. Sabi ko kasi parin tumatanda ka na ako din doon papunta. Matagal pa nga lang ako. Sa mga hindi po nakapakinig sa ating mga kaibigan, eto pong si Donna yung caller dati na pinaampon ba tama? Opo. Tapos nung time na nalaman niya yung totoong nanay niya, hindi siya na-recognize agad. Although alam na siya yung nanay. No? Tama? I gave her an advice na huwag ka mapagod, nanay mo yun. So finally, tinawagan daw po niya. At ngayon, they will have their chance to meet and talk when she gets home to the Philippines. Congratulations, Don. I'm so happy for you. Diba? Thank you. Dalawa yung nanay mo ngayon. You gained, diba? For yourself, two moms. Pero, opo, masaya ako doon. Kasi ngayon, mag-uusap kami. Sabi naman niya, handa na daw siya. Sabi ko, mabuti na maghanda ka na kasi ako matagal na akong handa. Sabi ko sa kanya. Yun po, okay na yun siya. Can you promise whatever... Alam mo, I have a hunch na baka whatever you will find out will be in a way painful siguro na marinig mo, kaya ayaw yung sabihin. I'm sure may dahilan yan eh. Pero handa ka na ba atin ng buong pusong tanggapin yung kalituhan at mag-move on sa buhay na bit-bit kung ano man yung kalituhanan na yan. To make it a part of your everyday life?
Opo naman, handang-handa na talaga ako. Mm. Kasi may anak na rin naman ako eh. Okay. Sige, mag-boy scout ka lang. Tapos ang problema ko ngayon, yung mom ko naman, yung mama ko naman ngayon, ay siya yung nagagalit sa akin. Bakit? Hindi niya ako sinakausap. Kasi nalaman niya na nandito ko pag-communicate ako sa kanya doon sa kapatid niya. Ayaw niya. Ang pururot lang yan, siyempre magsaselos. Sana nga po, kasi ang tagal na niya hindi niya ako kinakausap eh. Ano lang yun, siyempre pride din na siya yung nagtaguyod sa'yo, siya kaya, yung lahat. Naiintindihan po naman, kaya nga hindi na nga lang po ako nakikipagsabayan sa kanya kasi ayaw ko naman po magbitiw ng salita. Na tampo lang yan natin, huwag mo nang gawan pa ng kahit ano. Tampo lang yan. Opo naman, siyempre. At saka pa uwi na rin ako. Yun ang ano ko. Hindi ko sinabi sa kanya kasi gusto ko siya ang sorpresa. Congratulations. Opo. Ito po yung pinakalas ko kadya. Ang dami ha. Kung charge siya na kita. Kadya. Hindi. Asawa ko to. Seryoso na to. Kadya kasi almost ano na kami. Magti 3 years na kami kasal ng asawa ko. Okay. Ngayon. Mga 2 years na kasal namin. Nandito na po ako na nakabalik na. May inamin siya sa akin na hanggang ngayon. Asan ba siya ngayon? Asan ba siya? Sa Pinas. Ah, nandito. Gano'ng katagal na kayong hiwalay ng lugar? O LDR? Ano po? Since 2009. Uh-huh. 2009 kasi ako bumalik dito eh. Since 2009, di pa kayo nagkikita ulit? Hindi. Yearly naman kami nagkikita. Okay. Eh, kaya lang Papa Jack, may inamin siya sa akin mga 2 years back. Yung hindi ko matanggap Papa Jack hanggang ngayon. Inamin niya sa akin na hindi pinakasalan niya ako dahil hindi niya daw ako mahal. Pinakasalan niya ako pero hindi niya daw ako mahal. Teka lang ha, unang-una sa lahat, anong konsepto niya sinabi yan? Po? Sa anong konsepto? Nag-aaway ba kayo? May ano lang po kami, konting conversation, dalawa. Kasi may napapansin ako sa kanya, ako naman po nagsasabi ng maayos sa kanya. Tapos, may inamin siya sa akin. Kasi nga malayo kami, so ayoko rin naman makipag-away ng bangayan. Yung mahinahon po. Teka lang, sinabi niya sa iyan, di ba? Sinabi niya sa iyan, nag-aaway kayo. Hindi naman pong away na away, yung parang may ano lang kami. Yeah, but there's a misunderstanding. Opo. Kumbaga, opo. When he told you that, ate, it was under, kumbaga, dun sa konsepto ng naglalabas siya ng inanakit because there was a misunderstanding. Eh? Opo. So, ngayon, sarabi ko sa kanya, ilang beses ko tinanong sa kanya kung nabibigla ba siya o ano ba yan, joke lang ba yan kasi hindi maganda. Ayun nga po, inamin niya talaga sa akin, Papa Jack, na iba yung dahilan, kaya niya ako pinakasalan. Kaya ano yung dahilan talaga? Ako daw ang makakatulong sa kanya. Makakatulong na? Financially siguro, Papa Jack, kasi hindi naman niya sinabi sa akin, direct to the point eh. Kaya sabi ko sa kanya, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin, pinaabot mo pa na pakasalan ako? Kasi kung sinasabihin mo sa akin na di naman pala ako talagang mahal, di na akong papakasal sa'yo. Mm-hmm. Sinabi ko sa kanya na ganun. Mm-hmm. Pinatawad ko naman siya, Papa Jack. Mm-hmm. Nung nahingi siya ng tawad, sabi niya mag-e-effort na daw siya. Okay. Pero hanggang ngayon, Papa Jack, hindi naman ako nangihingi yung sobrang effort eh. Uh-huh. Gusto ko lang yung konting oras, pero yung konting oras na yun, hindi niya pa mabigay sa akin. Na minsan nagkukos na rin ang away namin. Malayo ako, nandun siya. Halos iniintindi ko siya kasi nga busy siya. Busy rin ako, pero gumagawa ako ng way na para magkaroon ng oras sa kanya at doon sa anak ko. Yung Monday to Sunday, Sunday na nga lang yan sa amin. Ayaw niya pang ibigay. Bakit? Anong ginagawa niya? Marami po siyang dahilan. Kasi may gagawin siya, may pupuntahan siya. So sasabihin ko na lang, sige, maghihintay ako. Huwag ka na maghihintay. Wala naman ako magawa. Sabi ko, sige, next time na lang. Nung mag-chat ulit. Teka lang, ate. Wait lang. Bigla ako nalito. Ano problema mo ngayon? Papa Jack, malala na. Malala na. Hindi, wala na eh. Wala na yung ano ko sa kanya eh. Alin? Nararamdaman ko. Kailan ka darating na Pilipinas?
po. Kailan ka darating ng Pilipinas? December po. Oh. Ganito, Anna, di ba nandito sa Pilipinas? Po. Alright. I do not want, di ba, for you to come up with any decision right now because it's improper kung makikita naman kayo ng December. You've been married for what, 7 years, tama? No, 3 years only for marriage. Huh? 3 years for marriage. Okay, but you've been together for 7 years, tama? Yes. Alright. Ganito, Anna, ate, ano? Unang-una, i-address ko lang yung sinabi mo kanina na he told you na pinakasal lang kanya because you can help him financially, tama? Oo. Okay. Pwede mo lang i-brush off yan. Baka mamaya nag-aaway lang kayo. It was, di ba, he blurted that out because he was... Alam mo, when we have a fight, di ba, with someone, ganyan tayo. We are designed to hurt that person na kaaway natin. Minsan di totoo. It's not an excuse. I'm not telling you it's an excuse, ha? Hindi to excuse ate. Pero apat na kayo magjowa, tama? Bago ka kayo nagpakasal. Di ba? Opo. Ano ka ba? So hindi kanya mahal? 4 years kayo magjowa? Minsan ate, minsan kasi wait lang, stoy. Ang problema sa atin, di ba? May isang daang mabuting gawin sa atin, may magawang dalawa, yung dalawa mahalal natin. Tama ba? Opo. Meron kayong 100 na masasayang ano, alaala na pwedeng balikan natin at meron ka ba 5 na paiyak ka ng gusto, yung 5 na paiyak ka ng gusto maalala mo. Nakalimutan mo, may 95 pa lang masaya. Pero unfair yun natin. Kung hindi ka na masaya, huwag mo siya magbintangan. Di ba? Anong hindi pa ibintangan? Hindi, napag-usapan na po namin. Kasi, sabi nga wait lang. Donna, di ba? Opo. Ang issue mo dito, kung ano man ang nasabi niya 3 years ago, Diyos ko naman ate, parang, I'm not saying na ano na, well, na hindi ka dapat sumahan love, parang, pero hindi naman tama na hanggang bit-bit mo pa rin yung tatlong Pasko, tatlong birthday, tatlong bagong taon na dumaan. Pero papadyak, araw-araw halos itinarangdam niya. Kung hindi ka na masaya ate, hindi ka na masaya, di ba, it's on you, huwag mong bintang sa kanya. Ganun ka simple yan. Alright? Ako. Di ba? Look at it. Ganda na. The two of you are not together physically, right? Opo. Okay. I don't know. I do not want to dishearten mga kaibigan yung mga LDR dito. Yung mga nakikinig na may ka-LDR. But honestly, if you do not make an effort, di ba? Pag LDR kayo, di ba, you are gonna grow apart. Period. Tama mali. Tama. And sometimes, di ba mga kaibigan, not sometimes, mostly, fighting is a form of communication. Di ba? You believe that? Yeah. Okay. All right. Are you fighting right now? Right now, yes. Still. Huh? Still, yeah. That's the point. Maybe you are communicating. Kung halimbawa ba matapos tong away na to, do you still love your husband? Kasi, that's the point, ate. I do not want, ate, to know what you feel and how you feel right now because you're upset. Kasi araw-araw naman yung pinaparamdam na ganun eh. At saka nagbitiw na rin siya ng salita. Paano araw-araw niya? Paano araw-araw niya pinaparamdam? Wala po siyang oras sa akin. Ano bang ginagawa niya? Nagtuturo. Nagtuturo ng? Senior high. Senior, teacher siya? Opo. Okay. So when you say araw-araw niya pinaparamdam sa wala siyang oras, sa paanong paraan, anong konsepto niyan sa'yo? Ipaliwanag mo po sa akin. Wala. Ano lang po, yung anak ko lang laging nakikita ko. Pag may inaano ko sa kanya na nadating siya sa bahay, sasabihin ko lang na, pahinga ka saglit, mag-Skype tayo. Sasabihin niya lang sa akin na, nanood na lang, ganun. Tapos kung mag-Skype man kami, pinakamatagal, 10 minutes, hindi pa magpapakita. Well, ate, ganda na. Your concerns, diba ate, those are very, very valid. Okay? But you sound as if you're giving up on him. Well, you are gonna come home in December, right? Opo. You wanna give up on him, do it on December. But you talk. Opo. Malapit on December. Pag-usapan doon namin. Opo. Tsaka naka-decide na rin kasi ako. Eh, naka-decide ka na pala. Tumawag ka pa dito. Hindi po. Siyempre, siya.
Naka-decide ka na ano? Ay, wala. Wala, kahit anong gawin, kinakapa ako. Parang wala na doon. No, you tell me na. Naka-decide ka na ano? Anong decision meron ka? Ayoko na, Papa Joe. Oh, so you're giving up on him? Yeah. Alright. Well, anong dahilan? At least you can tell me anong dahilan. Nawala na po yung ano, yung dating, nawala na po yung pagmamahal. Okay, there's no spark anymore. Opo, kahit anong gawin ko, iniisip ko, kinakapaka-pa ako kung nandyan pa. Ano ba kinakapaka-pa? Mamuhin mo rin minsan kasi kinakapaka. Ano ba kinakapaka-pa mo? Wala na akong maramdaman eh. Na? Yung nararamdaman ko kung nandyan ka ba. Pag-uusapan na lang namin para yung sa anak namin. Masige, kung alam mo, ate, ganyan din na, you're married. You've been in a relationship sa kanya, ate, for 7 years now. 3 taong yung kasal. Tama? Opo. And, di ba, from the very beginning ng relasyon ninyo, magkahiwalay kayo ng lugar. LDR kayo. Right? Opo. Alright. And I'm sure, ate, nung nagsabi kayo ng yes, I do sa bawat isa, 4 years kayo magkahiwalay, di ba? Ay, nag-jowa, magkahiwalay kayo. And then, nagpakasal kayo, 3 years na kayong kasal. From the very beginning, alam nyo, na itong ganitong klaseng problema, pagdadaanan ninyo. Opo. It's just for me, mga kaibigan. Sorry, ha? Kasi kung alam nyo na ito ang problema ninyo from the very beginning and yet gagawin nyo itong dahilan para maghiwalay, it does not make any point to me and any sense. Kasi umpisa pa lang alam nyo na pagdadaanan nyo to. And I'm sure you told, di ba, each other that you are not gonna give up, you're gonna work through, di ba, things through, di ba, kasi part to ng LDR. And I'm telling you, pag LDR kayo, when you fight, you are communicating. It's part of the communication process. If you're telling me right now, ate, na you want to give up, di ba, sa yung husband, but you're coming over on December, do it in December. Opo. Don't do it right now. Because, di ba? Yes, sir. At least you give each other the dignity, di ba, to properly say goodbye to each other personally, since you have the chance in December. Wala nga po kong pinagsabihan nito kahit sa magulang ko. Kasi ayaw tawag ko sa radyo. Hindi alam ng buong Pilipinas. Hindi naman po. Hindi nakikinig doon. Nakikinig buong Pilipinas. Sikat kaya ako dito. Nay! Diyos. Alam ko, pero sila hindi nakikinig. Alam ko naman sikat kayo. Ako kaya. Kinukuha akong ball star. Kahapon, tumanggi ako eh. Lalo na pag Friday, lagi ako nakikinig. Sabi ko, yung mag-ball star ka na. Lalo na Friday, Papa Jack, nakikinig ako sa inyo. Bakit nakikinig ka ng Friday? Siyempre, car jock. Kaya talaga? Yes. Sabi ko na sumisikat ako dahil kay Kare. kilala mo ako. Kilala siguro. Nakapunta ka na ng bus? Hindi pa, pero kilala na babanggit niyo ako dyan na babase. Alam ko na, ikaw yung nagpadala ng pagkain dito. Opo. Nag-sponsor ka ng Ambers. Sabi ko naman sa'yo, dapat hindi ka na nagpadala ng mabiling Ambers. Dapat pinera mo na lang kasi kailangan ko yan. Ay, saan ang sinabi mo? Po, hindi pa huli ang lahat. May next week na. Ang ganito na makausap eh. May this week naman. Oh, Jack, anong gustong pasalubong mo? Wala. Dalawin niyo lang ako. I'm okay with that. You don't have to pero, bring me anything. Meron na eh. Meron na akong nabili eh. Size 10 ha? Size up 10 and a half. Akala ko 9.5. 10 ako. Maras shock na. Kasi pag hindi naman nagkasya, ibibenta ko naman sa iba din. So bakit ba? Grabe ka. Ay, bakit? Isama. Akin naman ha? Hindi ko pwede gawin. Na. Ah, pag hindi kasya, anong gawin ko? I-display ko, kainin ko siya. Dapat may value yun sa'yo. Hindi na nga. Dari. Basta, may joke lang. Don't again. Let's go back to your problem. Okay, baka putol. Okay, don't again ito. Now, I talked to you several weeks ago. Uh-uh. It's just sad, ate, that the last time that we talked, diba, I told you, piece of advice, and practically you're gonna gain another person into your life, diba? Darating sa buhay mo, yung biological mom mo, and diba? It's a re-welcoming, diba, ng nanay mo sa buhay mo. And I'm happy for that. But alongside with that, ate, nakakalungkot isipin na you're in the brink of giving up sa iyong marriage, di ba, sa iyong marriage. And it's not a welcome news. Nakakalungkot isipin. And after all, buhay mo yan. Wala namang pipigil sa'yo kung gusto makipag-iwalay. Siguro, as your friend, I'm telling you na, ate, di ba, if you think and you can claim to yourself you've done everything you can humanly possible to save what you can save, then go give up.
But if the answer to that question is no, then do not. You have to give love a fighting chance. Diba? Simple lang naman ang gusto ko, Papa Jack. Masaya, kaya lang. Alam mo natin, that... Ganda, no? Wait lang mga kaibigan. I have heard a lot of statements na ganyan. Doon, ha? Simple lang gusto ko masaya. That's a very selfish line. Gusto ko masaya. We talk about what you want. But did we even talk about what he wants? Opo. Inintindi ko nga halos siya eh. Ha? Halos intindihin ko na nga po siya kung ano yung mga gusto niya, kung ano yung mga nag-adjust ako sa kanya, mga ganun. Halimbawa, tell me exactly, ano yung in-adjust mo sa kanya? Adjust ako sa kanya ugali na pag may hindi kami pagkakaintindihan, siya yung mas galit na galit, na hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yung galit niya. Alam mo, that's a very disrespectful na, ano, na statement. Every time I hear some, shut the F up. I'm talking to you. Kada maririnig ko yan, diba, you are disrespecting yung kaaway mo. Diba? Kapag sinasabi ninyo, diba, na hindi ko maintindihan ba't siya galit na galit, hindi mo nare-respeto yung kaaway mo. Kasi imposible hindi mo maintindihan yung ano man ang point ng kaaway mo kung makikinig ka. Huwag mo ako papaniwalain dito, Donna. Diba, na pag nag-aaway kayo, ikaw lang may punto. Because I will never believe that. Not in the next million years. Sometimes, alam mo, bilang part ng relasyon, we fight, diba? And yung argument natin ay nandun kung saan tayo komportable. Kung saan ka komportable. Alam mo ba, Papa Jack? Ilang beses niya na akong hinamon, siya yung naghahamon ng hiwalayan. Ha? Ilang beses niya na akong hinamon ng hiwalayan. Naghiwalay ba kayo? Hindi, kasi hindi ko pinatulan. Ganda, Donna? Po. Tonight, I can just tell you, kasi hindi naman kita pinsan, hindi naman kita kamag-anak, wala mong kikitain sa inyo pag diba, nagtagal buong buhay, anong pakialam ko sa inyo? I can just go ahead and tell you, makipaghiwalay ka. But I am your friend. That it will be very easy to me. It will make a lot of sense, mga kaibigan. A caller is calling me tonight, diba, telling me, Papa Jack, is it okay na makipaghiwalay ko? And the effort is, I can tell you yes. But I am not telling you yes. Why? Because I believe there's more to it. He told you, atin, maghiwalay kayo, inahamong kanya. Naghiwalay ba kayo? I mean, mga kaibigan, when we... Shut up. When we fight, ate, we are always designed to hurt our partner. Kung may nasabi siya na masakit dahil nag-aaway kayo kasi nag-aaway kayo, it's never an excuse, mga kaibigan. But because it's human nature. Ano ba ang inaasahan niyo pa nag-aaway kayo ang dalawa? Anong sabihin sa'yo na kaaway mo? God bless you? Natural, magkasabi na masakit yan. He might regret what he told you afterwards. Di ba? But because you are fighting. Look, you have been together for 7 years. You tell me a story as if ati yung 7 taon na kayo magkasama sa buhay at 3 taon dyan kasal kayo, parang ang lungkot-lungkot pa, biktima ka ng 3 taon. I do not want to believe that. I refuse to believe that. Why do I sound as if I value your marriage more than you? Are you dating someone right now? No. Definitely no, Papa Jack, Dr. Tuloy. No. Nay! No. Sino yung doc na yan? Nay! Hindi kasi may duty ako eh. Kaya wala po sa loob ng ganung katagal. Wala po. Kasi trabaho lang ako. At saka dito sa bahay. Ayun lang. Nagsasabi ako ng totoo. Walang wala. At hindi ko inisip yun. Pero malapit na. Alright. Let me probe on that one. Bago umpisahin natin. I want to tell you, I've been doing the show for 11 years now. There's no chance you can lie to me. When you said malapit na, there's someone in your mind. Pero wala pa. There is someone. Wait. There is someone. Ate, na tinutukoy ka. You are referring to someone. You are not gonna utter the line malapit na kung wala kang pinatutungkulan. Wala po, Papa Jack. Nasabi ko lang yan, pero wala po talaga. Huwag mo akong gaguhin natin. Oo,
Para blanta ko sa'yo. Wag mo, ay ate, maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka. Wala. May nako. Look at it, the irony of your statement. Wala po, never kong inisip yan, pero malapit na. Do you think maniniwala ko na walang lamang, di ba? Karakter yung utak mo when you said that? No, don't do that to me. No, don't. Pero, seryoso Papa Jack. No. Relasyon, wala. I'm not saying, but there's someone on your mind. Who is this guy? Wala, Papa Jack. Come on. Do you think I believe you now? I don't. It's okay po. I understand. Kung I do not need you to feel comfortable about what I'm telling you. I don't really care what you feel. I'm telling you exactly what I think. Okay, I respect what you think, Papa Jack. No, ganito natin. You said, malapit na. You are not gonna say that line, ate, kung wala kang prospect. Opo. Paano ba yan nagagawa ng direct example, mga kaibigan, di ba? Hindi ka pupunta ng donut store kung hindi donut ang gusto mong kainin. Ganon kasimple yan, ate. Di ba? Kasi pag nagpunta ka ng donut store, naghahanap pa ng ina, sasapaking kita. Ganon kasimple yan, di ba? You said that line, ate, malapit na, because there's someone on your mind. Huwag ako, tiba na lang lokohin mo. Tawag kasi pang istasyon dun, sa kabila. Walking distance. Pabola ka. Pabola ka sa kanila. Huwag sa akin. Sino to? Saan mo nakilala ka? Chat ka? Facebook? Saan? Dating kilala? Wala pa ba, Jack? Alright, let's end the conversation. I want you to know that I do not believe your story. Patry ko na lang po ayusin pag no, okay. Ko kanong... Bahala ka, ate. But honestly, there is a part of this entire story that you are not telling me. Look, ganito ano. Donna. Epo. Alright. I am a believer of commitment. Uh-huh. Alright? Epo. If along, di ba, if along the way, ate, as you spend your years apart, you've grown weary of spending a lifetime with your partner. And you developed an interest to somebody else, ate. It may be wrong that you entertain that. But no one can supplement, ate, yung kaligian na meron ka kung doon mo lang mahahanap. You may be wrong, but we only have one lifetime to spend. If you spend a portion of your lifetime na hindi ka masaya, that's on you. When you grow old to being 50, 60 years old and you have a lifetime na malungkot, you look back, you can never redo things again. Sorry, that's redundant. You can never do things again. Maliwanag sa akin that you just wanna be the right person pag nagkakawentuhan. Kung maghihiwalay kayo ng asawa mo, ate, you are saving yourself para pag nagkwentuhan na sa mga taong kilala ninyo, ikaw ang mukhang tama. Hindi naman siguro, Papa Jack. Kasabi lang naman ako ng totoo. I do not need your approval. I'm telling you exactly what you're doing right now. Alam mo, kaibigan mo ako dito, ate. Opo. I am your friend. I am on your side. Kung saan ka magiging masaya. Life, after all, life is a constant quest for happiness. Ang relasyon, mga kaibigan, should be a glimpse of heaven. If it start looking like hell, it's time to walk away. Unless there's another heaven for you. Papa Jack, mapuputol na. Ano ba yan? Nag-English ba ako? Bad trip na buhay. Naubos na yung post-aid ko. Alright, salamat sa pagtawag doon, ha? Salamat, Papa. Ulitin ko sa'yo, hindi ako naniniwalang walang ibang karakter sa kwento na to. There's someone you're not mentioning. Wala ka. Tanga lang maniniwala sa'yo. Ay, totoo. Ay, hindi naman naputol. Si Don, nagpadala pa naman ng ambers yan. Naaway ko pa. Ganon dito, walang bias-bias dito. Ito ang committee on, ano, on... Senador.
in aid of legislation. Hello po sa mga bisita ko, mga kaibigan. Mga bisita ngayon, mga naka-foundation, naka-lipstick, tsaka may ibang naka-ribbon dilo sa inyo. May mga nag-gluta rin. Hello po. Gluta ka. Sabi ng lalaki, ako ba yun? Sabado ng gabi, this coming Saturday, ako po ay nasa Paddy's Point, Pasay. Sa Linggo ng gabi, Paddy's Point, Novaliches, mga kaibigan. It will be our second time to play in Novaliches in like 3 weeks. Ay, second time in 3 weeks, mga kaibigan. So, kita-kita po tayo ulit. Last time that we were there, ang saya. Ay, grabe talaga. Nagkakagulo yung mga tao. May intulo sa akin. Hello po sa magbabarkada na kaantabay ngayon. Maligayang pakikinig po sa inyo lahat. Merong challenge sa inyo ang TNT, mga kaibigan. I'm inviting lahat ng group of friends dyan, yung mga tropahan, to join the Nationwide TNT Tropa Challenge Ultimate Test of Friendship. Dahil merong physical, online, at mental challenges na talagang susubok sa inyong barkadahan. Yan, magkakatropa. You can win, katropa, ng 1,000 pesos, smartphones, and the chance to be the next TNT Tropa. To register, you can go to tntph.com/tropachallenge. Ulitin ko lang, tntph.com/tropachallenge. May the best tropa win. TNT Tropa Challenge, it's a tropa thing. Promo runs until October 31st, 2016 for DDI of TBS. Pwede permit numbers 939 to series of 2016. Maligayang bati, mga kaibigan, sa mga nilalang na hindi makatulog na walang kinakalikot at tenga ng katabi. May kilala pa kayo ganyan? May kilala ako yung dulo ng unan. Di ba, pinapahalid sa palad, di ba? May kilala ako yung tenga. Nanay niya, kung sino mang katabi niya, ano, pinipirit-pirit niya yung tenga. May kilala ako. Iba yung pinipirit-pirit. Ayaw ko sabihin pa, pero kung nabibilang ka sa mga taong masayalang paagi ng katawan ng katabot ng pinipirit-pirit, baka pwedeng pitigilan mo na yan, ha? Hello po sa mga taga CIIT, tama ba ako, College of Arts, Sir Marvin Talan, 2000 vision ng CIIT, tama ba ito? Saan po itong CIIT? Tumas mura. Anong ibig sabihin CIIT? Po. Cosmopolitan Institute. Alam, hindi lang eskwelahan nila. Nagkakagulo sila. basta CIIT na lang. Hi kay Mark Hernandez and Tita Cel, Tito Torn Hernandez from Vanessa Lumaki. Tama ba ako? Lumaki? Lumaki. Hello po. Hi sa mga taga-Morong, Kina Cindy, Ajang, ano to? Kevina. Ang pangit kasi ng sulat mo eh. Kevina. Kaka, Joanne at Camille from Saiza Alvarez. Ang ganda ng pangalan, ano? Puro consonants? Tama ba? Consonants. Teacher po kayo? Hindi po. Baka mamaya. Baksak ako dito ng grade. Hello sa mga taga-Morong Rosal. Sa buta ko ngayon, ipapadyak, sabi ni Will Alvarez. Ha, yun po. Sikat ka dyan eh. No? Sino si Will? Gitarista ka, sir? Saan po? Ako makanta rin. Sa Facebook? Yun po. Maligayang pakikinig po. Renzel Elise Sikat and ang Banzel family. Mazda 3 Sky Active North crew. Greetings to our handsome Papa. Ano to? Dicky? Lumaki, ayan. From Mama Van. From Mama, from Van, Vanessa and Vanery. Napapagod na akong bumati, ha? Puro bati ginagawa ko. Hi to Rosales clan sa Binaba, San Pascual, Batangas. From Sally Rosales Lumaki. Maligayang makikinig po. Sa Gabat family, Pao Pao de la Cruz, teachers ko, happy birthday sis. I love you from Corinne Nanyola. Napapagod na talaga ako.
baka pwede magbayad na kayo ng pangalan. Happy birthday kay Kyla Marie Nanyola from Papa and Mama. Sino si Kyla Marie Nanyola? Ha? Ilan taon na siya today? 18? Oh, debut. Nagtipid kayo. Ay, iba nagpa-party kayo, nagpabati lang. Di ba, no? Iba nagpapaano, nagpapabili, ma, may mga ano, reception pa. Sila mami, binati na lang. May praktikala na ngayon, mga kaibigan, ha? May mga kilala ako, yung mga, kung kaya naman pa-party, second na kotse na lang. Iba. Di ba? Pero pag mayaman-yaman, no, may party na, may kotse pa. Nung nagdibo ako, ano eh, nasa kwarto lang ako mag-isa, makain ako ng ano yun? Lala. Totoo yan, nag 21st birthday ako, nasa lala. Tapos, malakas akong pera na. What I did, mga kaibigan, I wrote a letter for myself. So, binaskil ko sa likod ng pintuan namin. It was, that letter stayed, ano, sa likod ng pintuan ng, ano, tinitan ako nung college ako for like 4 years. Andun lang siya. Binabasa ko lang, happy birthday to you, you are no longer teenager, Kenny. Ganun. Wala kasi bumakati sa akin. Wala mo cellphone mo. Maligayang body kay Fe Valera ng bagong Barrio Caloocan and the rest of Valera family. Sabi ni Aling Gina sa Panta ng San Pedro Laguna, nanay mo. Maka-Aling Gina ka naman. Nanay mo pala. Maligayang pakikinig Dr. Vicky and family of Mabuhay Home, Santa Rosa, Laguna at kay Aling Bibing Mang Arman ng San Pedro, Laguna. Hello po, happy listening to Castillo family, June, Cielo, Conrad, Carla, Matty, Noda, Janice, Jeremy, Gay, Joseph, Jason, Pat, Yuan, Janeline, Janet, and Sarah, Kimi of Taiwan, Girly of Hong Kong, Dennis of USA, Rowena, Jorgen of USA, Ares of Singapore, Maricar, Bing of Lebanon, Jessica Marie and Baby Dave, Ralph of Cebu, Faye Mariana, Vanessa of USA, Berna, Chua, MJ of Bicol, Mitch Pascual, Christopher, Arce Par, maligayang pakikinig po sa mga taga F Toda ng Barangay 43 Zone 6 kay Kuya Nani Garland, maligayang pakikinig po. Binabati ko rin si Mama Maria Laika Rose and also happy birthday kay Gideon Barlis and from MJ. And lastly, I'd like to say hi, nakaanta ba sila lahat ngayon? Sila Nika Milo 7-11 Monument at sa lahat ng taga 7-11 sa buong Pilipinas. Ay, magdilim paningin ko doon. Papatid mo. Alamang donation. Ano ba yan? No? Si Nor Hanifa is tuning in. Papa Jack, insecurity siguro ang dahilan at nag-selos yung lalaki kaya ganun ang ugal ng asawa niya. Nakakaramdam siya. Ah, ano, were you referring to the first caller? Ito. Pabati kami ni Richard, sabi ng kuya ko, Michael, Jenny, Jordan. Ay, Michelle. Michael tuloy, Michelle. Richard, Jordan, Jenny. Ay, yung mga sambayan ko pala. Nakaantabay. Sir Howard, the Metro Bank is tuning in right now. Si Ate Femi Asinto, Ate Lini Fortuna, Ate Joy, Tadle. Every night nakaantabay. Sabi ni Sir Howard, Ma'am. Ay, Sir Howard, Ma'am Jordy, maligayang marinig po. Ayan. Papa Jack, ito magandang tanong to, sapat sagutin natin. Paano po tumawag sa inyo? So, i-dial mo yung telepono. Ano sagot diyan? Gusto mo dilaan mo yung telepono, makadial ka sana. Alam mo yung mga tanong na hindi ko paano ano sagutin. May mga tanong pa na, Papa Jack, wala kaming landline, paano po ito? Gamitin mo washing machine, makadial ka sana. Natural, anong gagawin ko? Di bumili ka ng telepono. Hindi ko alam na sabihin sa inyo. Ay, nasa Cebu po ako. Pag-greet naman lahat ng Amor at Ortega family. If you're calling from the Philippines but outside Metro Manila long distance, call the NDD number. It's 1-800-10-100-5683. Gating ko lang ha. 1-800-10-100-LOVE, mga kaibigan. Batingin ko lang, ito kanina pa pala ito, mga kaibigan. Yung mga nakaantabay sa saan na yun? Tacloban. Alright. Ah, ito. Super fun daw. May mga powers to super eh. Sa Tacloban. The yarn ng yellow horse. Yan. Ano kaya? Yellow horse ba ito? Yellow doors. Yellow horse hotel.
Santa Hostel. Hello to the Dula family of Santa Cruz, Palo, Leyte. Ayan. Maligayang pakikinig po. Thank you for tuning in. Hello sa mga taga Tacloban. Salamat sa pakikinig, mga kaibigan. Ninang Evelyn, maligayang pakikinig. Welcome back. Are you back in the Philippines? I think you traveled the entire Europe continent. Balik ka na, Ninang, at magkapi tayo. Makapaglibre ka man lang. Ano kayong magandang kanta sa atin? Yung masaya naman. Halimbawa, through the years. Keep happy yun eh. Mag-ano nga tayo? Closer. By the Chainsmokers. Ilan mo talaga sila sa grupo? Chainsmokers. Dalawa, wala kang may tulong, no? Hindi makasagot. Hindi ako sa inyo. Kunyari millennial ako, mga kaibigan. Ano yung spelling nito mga to? Kami pwede ko i-play. Ay, naku. Isip ah. Nakakatakot pag ganito kasi ang piniplay ko pag ganito, I'm an albatross. hindi yata napapanahon. Ay nako. Makapag-OPM mo muna. And then, I'll play the music of 21 Pilots and then Closer. Mag Juan Carlo tayo. Juan Carlo Labao. Alright mga kaibigan, ang awitin pong ito ni Juan Carlo Labao, yan dugo sa mga dalagang may an-an. Hello po. O biro. At least may kanta para specifically para sa inyo na ba? At sa lalaki may buni. Maligo kasi, uy! Mga kaibigan, here comes the music of JK, ang awitin para sa iyo. Ang laban na to. We have 25 minutes before the hour of midnight. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao. Here we go! Alright, sa Bunga Buluan, we have 31 after the hour of 9 o'clock. Good evening, Friday! Sabi ni Miss Joy, Papa Jack, pause ka pa rin. Sabi ko, hindi. Warm up lang. Medyo ano, nagpe-prepare lang for the ano, lengthy show this evening. Sweldo day, mga kaibigan. Congratulations sa mga nila lang. May trabaho. Di sumweldo ka, may trabaho. Kung wala kang sweldo, wala ba, wala kang trabaho. Pero pinapatid ko na maligayang pakikinig lahat ng mga nila lang, mga kaibigan, na araw-araw pumapasok, nagpapakalam kay misis, pero pag sweldo na, wala naman yung payslip. Di ba, saka nagpupunta yan? Happy Mother's Day sa mga nanay, mga kaibigan, na may hawak ng ATM ng kanilang mister. Magbunyi. Diba? Para ng mga nanay ngayon. Lahat na may bahay, mga kaibigan, today, masaya. Binabato kayo may kondo. Nakalimutan yung joke na yan. Pag-asawa daw may bahay, yung kabet may kondo yan. Wala ka dyan. Sabi ni Arnold, Papa Jack, asan na ba si Kara? Sige, malaman ko nasaan. Kasi si CR. May dalang tisyo kanina. Okay, tawag mga kaibigan, number 8-3-2-6-1-71 or 1-800-10-100-5-6-8-3. Happy Friday, everyone! Papa Jack, pag hindi naman ako, Toto, ayan ko, Michi and Kenji, nakatuning yan sa California, maligayang bati, from Terry Concepcion. Salamat, salamat sa inyong pagantabay. Bukas ng gabi na sa Paris Point, Pasay po ako. If you have time, be there, magkita-kita po tayo. Sa Sunday ng gabi, Paris Point, Novaliches, alright?
Alright, Sabado, Paris Point, Pasay. Linggo, Paris Point, Novaliches, mga kaibigan. At ang pinost ko tonight, ang pinost kay picture sa Tusi Ren. Share nyo to ha. Para ano? Para magkasisunto yung commercial ko. Bakit ba? Pambiling asyenda yan. Talaga yan, happy Friday. Ano ang doble kayod goal mo? Oh, di ba? Saan ka po? Sa mga nilalang na nakaantabay sa ating mga kaibigan, lalo na yung mga nilalang na doble maghanap buhay, yung ano, di ba, yung example namin sa commercial, magsasakero, di ba? Magsasaka ng magikero. Paano kung ang trabaho mo, call center agent ka at nagbebenta ka ng Rocheran. Sideline. Ang tawag sa'yo ay call ano yan? Call seller? O yan? Yung mga nakaantabay sa ating Ilopo Sen, sa lahat na doble kayod, kita-kita mga kaibigan sa page na ano. Ay, ito, pamaya pa pala ito. Oh. Nahin ko na lang ito. Kala ko on-air ito. Ayan. Sa lahat naman doble kayod, mga kaibigan, hello po sa inyo lahat. Okay, pag-usapan natin more of Tusi Ren. Binabati ko yung mga aking Tusi Ren family. They're here tonight. At mapaskal ko yung mukha nila mamaya para makita mo. Eto na, kahabol. Dumating na po. Ang galing. CR. Huwag mo na itanong. may nagtanong kasi sa akin. Ano? Sabi ni Arnold, sabi niya, wala pa si Kara, excited pa naman ako. Ano ba yan? Sabi ko, gusto mo talaga malaman kung nasan si Kara. Sabi ko, umalis, may dalang tissue. Ayos ah. Nagpunta ng CR. Hoy. Alam mo, sabi niya, ano? Bakit? Umiiyak na naman ba? Ah, okay. Sumagot naman ako, sabi ko, hindi. Hindi ako iiyak. May dalang tissue at alcohol, alam mo na. Bastos ka din eh. Sige, pahiya mo. Good evening, Nara. Good evening. How are you? Okay naman. Happy Friday to you. How's your entire week? Ako? Hindi, nanay mo. Ayos ah. Ikaw? Ano? Okay naman. Okay naman? Mm-mm. Tagulan ha? Oo nga eh. Nag-uulan lately at ang sarap kumain. Bakit? Di ba? Oh, alam niyo mga kaibigan? Ano sasabihin mo? Yan yung cycle ng weight ng ato. Ako tumaba ako ng tagulan. Ah. Oh, di ba? Kasi ang sarap kumain eh. Kahit anong pagkain pag tagulan. Diba? Ako nangayayat eh. Patala, hindi ka naniniwala. Nangayayat kaya ako. Talaga? Oo. Kanina lang ulit kaya ako kumain. Mga 3 days ako hindi ka makain. Maganda yan. Healthy yung ginagawa mo. Kailangan mag-diet. Bakit? Hmm? Kailangan mag-diet? Eh, syempre tumataba na ako, no? Sabagay. Mag-diet ka para magka-jowa ka na. Kaya nga eh. Ayoko na magka-jowa. Masakit sa ulo. Alright, Kara, we have a caller. Our caller number one. Hello? Hello, good evening po. Good evening. Yeah, good evening po, Miss Karen. Miss Karen? Opo. Miss, andito po si Miss Kara. Ay, hello po, Miss Kara. Good evening. Pinsan ba kayo, Kara, Karen? Joke yan. Hello po. Good evening. Good evening. Kumusta? Ayos lang po. Ayaw po. Okay naman ako. Bagong CR siya. O nga po, naamoy ko eh. Ay, ganon. Ayos ah. Pato lang na masama sa ginawa mo. Ha? Masama sa ginawa mo. Oh, paggalat mo ba? Sige pa. si Karen Karen ay 31 years old from Pasay. Opo, opo. Hello. Ano taga saan? Pasay. Pasay okay. Po. Malapit ka lang pala dito. Saan ka sa Pasay, ma'am? Sa Malibay po. Ah, sa may Mang Inasal? Opo. Sa may Jollibee? Sa Evangelista. Alam ko yan. Evangelista? Bakit? May ex ka na naman dyan? Oo. Oh. Totoo yan? Oo. Oh. Baka talaga. Lahat ng kanta sa Maynila, nagka-jowa ka. Oo, oh, hindi naman lahat. Every caller, nakaka-relate ka. Nagtanong ka kasi. Teka, hanapin ko ha. Mami!
Along ebanghelista ka ba? Po. Along ebanghelista ka ba? Hindi po. O, tawid ka ng EDSA? Hindi naman po. Yung sa may, ano, sa may school diyan na saan ba yung banda dito? Malapit sa bombero? Hindi naman po. Ah, di malayo. Malayo po. Basta malapit sa may palengke? Opo, yan, sa palengke. Ah, alam ko yun. Ibig sabihin, Kara, yung bahay na EDSA malapit sa patindahan ng gulong. Oo. Ayan. Bakit? Iba ka din. Iba pa rin. Sinong ex mo yan? Ha? Yung recent? Ay, yung ano? Yung late, yung ano ulit? Latest. Yung 5 years. Ah, talaga? Mm-mm. Yan? Mm-mm. Ah, talaga? Mami Karen? Oo. Si Kara ba na pagkikita mo dyan sa ano na banggalista madalas? Siya, hindi niya naalala yun. May court dyan, di ba? Oh, meron pa. Oh, di ba? Kung nagpa-parking, no? Ano? Wala pa akong kotse nun. Kilig na kilig ka. Wala ko kilig na kilig sa talaga kasi alam ko yung lugar for the first time. Di ba hindi ako matandain? Siyempre, 5 taong pinunta, hindi mo alala. Anyway, Miss Karen, anong ginagawa ninyo sa buhay? Dati po akong cashier ng ano, 7-Eleven. Cashier? Mm-hmm. Opo. Kasi, bakit po natanggal kayo doon? Natanggal pa kayo? Tinanggal po mag-resign? Ay, hindi po. Bintanggal ako. Ano? Nagpahinga po muna. Ganda yan, ha? Sige po. Ito po. Ito po, Papa Jack, Miss Kara. May boyfriend po ako. Dalaga pa ako, ah. May boyfriend po ako. Pero, nasa ibang bansa po. Mm. Yung last... Pinoy po yan, Pinoy? Opo, opo. Mm. Yung last po nag-usap kami, 2015, February. Bago po siya umalis, may binitawan po siyang salita sa akin. Ano po sabi niya? Sabi niya po, kung pag-uwi niya sa Pilipinas, eh wala pa po akong asawa. Ibig sabihin po, kami po yung para sa isa't isa. Ayaw, preservation ang dating ah. O nga po eh. Ano nag-preserve sa'yo? Diba? Buti pa yung ano, diba yung... Yung mga kainan dyan sa likod ng mawa, pag nagpa-reserve ka, di ka nagpunta, may forfeiture, di ba? Ito, wala eh. Nag-aantay pa rin. Hmm. Po, tapos, mag-isang taon na po, wala na po kaming komunikasyon. Sino pong tumigil makipag-communicate? Siya po. Hmm. Pero bago kayo nawala ng communication, ano yung huling sinabi niya? Yun po, last point. Ayun na sinabi. Yun. Opo. Na kapag balik ko... At andyan ka pa, tayo, ganun. Opo. Oh, tapos di na nagparamdam. Hindi na po. Pero buhay naman. Oo naman. May balita ka ba sa kanya? Diba? Kung kano-kano na lang po ako nagtatanong sa mga relatives nila, wala po daw silang idea. Mm-hmm. Pati po sa kanila, wala po. Pero hindi po ako naniniwala nun. Mm-hmm. Kasi imposible naman matitiis yung pamilya dito sa Pilipinas. Iiwan ko lang po. And then, ako din po, hindi naman po ako totally na umasa. Mm-mm. At saka hindi din po siya yung reason kung bakit hindi po ako nag-i-entertain po may magligaw sa akin. Mm-mm. Ang sa akin lang, yung nagpakatotoo lang po ako, sa naging honest lang po ako sa kanya. 4 years na po kami. 4 years na? Mag-shoota. Mm. Gaano katagal na po kayo nung ano, umalis siya? Mag 4 years, magpa 5 years na po totally. Ngayong taon. Hindi, huwag mo isama yung ano, hindi siya nagparamdun ng 1 year. Oo nga po. Tapo. Di 4 years lang. Opo. Okay. Pero po, sa 4 years na yun, yung dito pa po sa Pilipinas, tanging cellphone na po yung communication. Bihira lang po kami nagkikita. Saan, no? Saan po ka nagkakilala niyan? Doon po, sa probinsya namin. Kababayan talaga? Opo. Okay, so saan na siya ngayon? Nasa Dubai po. Hindi na siya ngayon wala ka pa rin kayong communication? Wala na po, wala po. Ang balita sa kanya? Wala din po. Wala pong nasabi sa akin yung mga relatives nila. So anong gusto mo mangyari ngayon sa kanya? Gusto mo ba na magkausap pa kayo? Gusto mo ba na matuloy pa rin yung ano nyo? Ayun po yung tanong ko po na kung
Tanong ko po na kailangan ko na po siyang kalimutan or kailangan ko na po siya give up. Mm-hmm. Ah. Kasi mahirap na kasi umasa, di po ba? Di ba? Pero hindi naman, nagtaka lang po kasi ako kasi. Pero kaya mo tinatanong, ibig sabihin umasa ka? Opo, parang ganun po. Oo, parang ganun ako. Yun na nga. Diba? Kasi kung wala ka, wala naman ka namang pakialam sa kanya, eh, hindi ka na magtatanong. Eh. Dapat pa ba ako umasa? Opo, opo. So, ang tanong, aasa ba o hindi? Mm-mm, yun na. Madali lang yun, wag na. Yun na nga po eh. Nahirap mo ba natin yung sagot dyan? Opo. Salamat sa pagtawa. Tapos. Yung totoo, Ate, Karen. Po. Halimbawa, hindi ka nakatawag sa amin, ang balak mo mag-antay lang kung kailan siya magbalik? Parang ganun po. Sira pala ulo mo eh. Diba? Eh, ang pangalan ba, Monay? Itong taon naging siya, sorry. Ayos ah. Eh, 2017, 2 years na kasing kontrata niya po doon. Ate, ganito yan ano, na Karen. Po. Hindi ko alam sa mga hinunggut yung ano, yung pasensya na maghantay ng isang taon na walang paramdaman, yet umaasa ka po na baka maging kaya pag-uwi niya ng Pilipinas. That's really unfair. That's really, really unfair sa iyo. Opo. Wala kasing punto, di ba, na mawawala siya 1 year tapos nag-aantay ka. Kapag kara pag ganyan ba kahaba yung panahon na hindi kayo nagkakaugnayan ng jowa mo, kayo pa ba? Hindi. Di ba? Unless automatic, automatic na yun. Unless namatay na yan. Sorry, I'm not saying na sana. Di ba? Opo. I'm just saying, excuse yun. Opo. Ang pangit naman kung patay, nag-text pa sa'yo, parang teka lang. O nga po eh. Di ba? Kaya lang ate, 1 year na. Opo. Binaliwala ka niya, ano ka ate? Naka-reserve para sa kanya. Hindi ito tama. O nga po eh. Okay na ba yun? Okay na po siguro yan. Okay na po. Damo tapos. Bilis ah. Hindi. Okay na masa. O nga po. Ano pangalan niya ate? Eddie po. Eddie? Opo. Kung nakikinig si Eddie, ano mensahe mo sa kanya? Okay. Kay Ed, kung saan ka man ngayon or kung nakikinig ka man, yung sabi mo sa akin, pagbalik po dito, kung single pa ba ako, ibig sabihin tayo, eh sa ginawa mo sa akin for isang taon, sa tingin mo ba maniniwala ako? Sino man pala, nag-aantay ka. Kaya nga. Balit ka pala. Hindi. Nanakit ka pala. Sinabi ko lang yun para malaman mo na hindi ako umas sa'yo. Mukha mo. Nagtanong, tumawag ka nga, parang magtanong eh. Ayun. Sinong nanay niya ito? Ayun, okay lang ako dito. Tsaka good luck kung baliktad mo yung ano, kung ikaw yung may asawa, okay lang. Walang problema sa akin. Yan lang po, Papa Jack. Alam mo, Karan, tagal kasi nila eh. Mm-mm. Diba? 4 years. Mm-mm. Diba? Para maglaho lang ng basta-basta. Opo. Mm-mm. Eh, yung mga naunsa yung pag-ibig. Ano yung kanta mo, Kara? Napakong pag-ibig. Ito yung kanta dapat para sa kanya, no? Oo. Napakong pag-ibig. Anyways, Karen. Alright. Pasensya kayo na. Ako, I have to apologize to you na hindi ko kaan seryoso yung problema. Kasi honestly, there's no, ano, it's not a big deal pa kung ano magiging, ano, sasabihin namin sa'yo. Kasi dapat alam mo na ang dapat gawin. O nga po eh. One year ganyan, ano, ate, inabandon na. O nga. You should have known better. Dapat alam mo na pag ganyan, ate, you have to go on with your life. Okay, hindi po na kailangan mag-antay pa. O nga po. Huwag ka maging biktima atin ng pagiging tanga, loko. Thank you po, Papa Jack. Salamat sa pagtawag. Thank you. Ay, naku, Karan. Alam mo, daming ganyan. Oo. Oh. May nakakawentuhan ako dati. Mas malala to. Ano? Ka-textmate niya for 4 years. Ka-textmate lang? Never sila nagkita. Oh? Oo, yung lalaki. Hindi mo makakalimutan to. Yung lalaki, taga... Quirino. Dito lang, Quirino lang. Tapos? Yung babae, taga Espanya. Love it lang, tapos di nakita. For 4 years, yung lalaki, di ba, was able to come up with an alibi or ano, maraming alibis para hindi niya mapuntahan yung babae. Bakit na apat kaya? Na taon. Yung babae, tumawag sa akin para magtanong, mag-aantay mo po ba ako makikipag-break na?
Alam mo kasi ano, yung si ate yung caller, ano dapat din nga siya umasa, pero minsan kasi 'di ba yung mga lalaki ganyan, pag balik mo. Oy, sandali nga. Hindi ako tapos. Yung pagbalik ko kung tayo pa rin. Syempre ikaw, bigla kang ano, magkakaroon ka ng pag-asa. Ay, baka pwede pa pag dumating siya ulit dito. So aasa ka nga, 'di ba? 'Di ba? Tama. Uy, nakaanda pero si Robert Saraiva. Kilala mo to? Ay, oo nga. Nagpapabati pala siya. Si, mama niya. Sin ba ito, Saraiva? Oo. Sin Saraiva, mama niya. Maligayang ba, higiling pa. Sa akin, nalala muna ko, Kara. Bakit? Pause pa rin ako. Talaga? Hindi ako gumaling-galing. Pause lang, wala akong hubot si Bon. Ako nga, gumaling na eh. Yung alin? Thank you, ah. Sa binigay mo. Tusiran, di ba? Tusiran. Okay. Oo. Uy, tawag mga kaibigan. Over 832-6171, 846-8051, 1-800-10-100-5683. May caller tayo ulit sa kabilang line. Bago yan, gusto ko lang kausapin lahat ng mga misis. Yung matadramang mga misis. Matadrama ka ba, Karan? Oo naman. Talaga? Oo. Sensitibo ka ba? Sobra. Anong level ng pagiging sensitive mo? Yung kapag may nasabi kang ano, dibdibin ko. Kapag ano... It's a crime already. Hindi naman, pero syempre nasaktan. Ha? Hindi naman, pero... Kahit alam mo, biniro ka, hindi naman sinasadya. Depende naman kasi sa biro. Pag ang biro, di ba, it's not supposed to offend you unless yung taong yan ay hindi mahalaga sa'yo. Then it's okay to be, ano, to be offended. Ewan ko. Minsan kasi ano eh, may mga biro na ano, nakakasakit, di ba? Halimbawa, anong biro nakakapanakit? Ano ba yan? Hindi ko na maalala. anong pinakaayon na biro ng mga babae? Ano nga ba? Tumaba ka? Hindi naman ako na-offend dun. Talaga? Tumaba? Oo, alam ko naman. Tumataba talaga ako. Ang laki kita ko naman sa sarili ko, di ba? Anong mga biro nakaka-offend sa'yo? Yung mga ano, kasi... Ay, may nag-joke kasi sa akin dati. Kasamahan ko sa work. Sabi niya, ang liit mo, no? Kasi laki ka ng payong. Sabi sa akin, yung mahabang payong. Ayos ah. Ganon. Hindi na-gets. Ano ba yan? Bakit payong? Di ba yung payong na mahaba, maliit? Di ba? Ano ba yan? Yung payong na mahaba. Saan yan? Dati mo istasyon? Secret. Ganon ang joke. Dito kailangan paliwanag. Hindi yan joke. Totoo yan? Ang sinabi niya. Sabi niya. Ganun ang biro nyo, kailangan ipaliwanag yung biro. Oy, hindi kasi yung biro. Hindi yan biro. Sinabi niya kasi yun sa akin. Natakot ka, nakikinig sila, no? Hindi kasi yung joke. Nasa kabilang istasyon na siya. Ganun yung mga biro. Ganun yung mga biro nyo, kailangan paliwanag. Sa ano? Ang hirap. Ang hirap pala. Ano ba yan? Dahil tinatanong wala sa mga... Yung mga madramang misis. Tapusin na ang drama. Maglaban na, dali na. Gamit ng Bright Antibacteria with Power Bula na tumatanggal na 99.9 na bacteria. At sa bawat purchase, mga kaibigan, ng 2,000 gram pack, mayroong free Pride Barreta na kasama. Sulit na sulit talaga. Bright Antibacteria with Triclosan Formula, Power Bula, power laban sa bacteria. Hello. Hello. Good evening po, Papa Jack. Good evening! Ano pa pangalan nila? Joyce po. Joyce, say good evening to Kara. Good evening po, Miss Kara. Hello, good evening. Hello po. Taga saan ka, Joyce? Mandaluyong po. Uy, malapit ka sa amin, ha? San dyan? Sa Wakwak. Ah, sa Wakwak. Uy, mayaman. Social ka pala, eh. hindi ako. Ay, sino? Etes lang yan. Sino? Yung jowa mo, taga-wakwak? Hindi po, nag-work lang ako. Okay. Okay. Anong ginagawa mo? Anong work mo? Okay lang, kasambahay. Okay. May paano kala ko sa ano? Gubyerno natin. Ano? Dapat, magkaroon ng batas na pag kukuha ka ng kasambahay, may washing machine kayo. Bakit? Para ano? Pag ang kukuha ng kasambahay, more than 2 na tao ang aalagaan, may washing machine dapat kayo. Kasi hindi kayang, halimbawa wala kasi yan, hindi mo ang provision yan. Habang kasambahay ka, ang tao nakatira doon, 7. Ipaglalabi mo lahat. Mano-mano. Eh halos lahat naman yata ngayon may washing machine. Hindi lahat. Kami Papa Jack, may washing machine. Pwede kayo na mayaman. Diba? Paglabas ng damit, tuyo na, tututuin na lang. Punish na rin. Wala ka pa sa washing machine namin eh. Automatic. Di ba pagpasok mo nung damit, isusuot sa'yo nung washing machine.
Karen. May kusang loob. Siya nang bubotones, ganun. Saan pa makakabili nun? Magpabili nga ako. Di ba, mabungatol, oh. Anyways, may asawa ka na, te? Po? Okay naman, ha? May asawa ka na ba? Yun po yung medyo iano ko ngayon. Idudulog. Idudulog sa inyo, dalawa. Ano yun? Ano ngayong idudulog? Kinakabahan ako yan. Ano po? Ganito po kasi yun, Baba Jack at saka Miss Cara. Meron po kasi akong bali, ex-live-in ko po. Ganon. So, hiwalay na po kami. Sobra na isang taon na. 1 year and 6 months. Gano'ng katagal ka nag-live-in ho? Nasa 5 years po. May anak? Meron po. Ilan? Bali, isa na lang po. Namatay kasi yung isa. Sorry to hear that. Ayan. Ilan taon po yung natira ang anak niyo? 7 years old na. Okay. 5 taon kayo nag-live-in? Apo. 7 years old na yung anak niyo? Di... Mag-7 na po. Ngayong November. So nagsama kayo kasi nabuntis ka? Apo. Alright. Namalinaw. Apo. Ayan, hindi rin naman kami kasal. So yun, bali, naghiwalay kami dati. Una kami naghiwalay dahil sa problema namin, sa problema ko sa magulang niya, ganun. Tapos, then bumalik ulit ako after 1 year. Bumalik ako after 1 year, tapos yun, nagsama ulit kami. Tapos yun, ganun pa rin yung problema about sa magulang niya pa din. Ano po yung problem sa magulang? Gusto kong malaman. Ang magulang niya po kasi parang kumbaga ayaw sa akin ng magulang niya kasi simula nang nagsama kami nung anak nila, hindi na siya nakakatulong sa magulang. Siyempre, focus na siya sa family niya, ganun. Kaya parang yung magulang niya, sinisika. Naiingit o parang ganun. Okay. Kumuha ka ba ng effort para magustuhan ka ng magulang? Hindi naman sa pagyayawang papadyak, ano naman ako eh. Lahat naman ang pwede kong gawin na pakikisama sa kanila, ginagawa ko naman po. Kahit naman sabihin na paminsan-minsan medyo nagsusuplada ako pag medyo napupuno na ako. Pero talagang kadalasan. Ano po yung ginagawa sa inyo ng magulang para masabing ayaw sa'yo? Yun lang, babadyak yung tipo na ititismis ka sa iba na nakatalikod ka. Pag nakaharap ka, maganda yung pakitungo sa'yo. Halimbawa, ano po yung direct example ninyo? Direct example na minsan sasabihin niya, masama rin yung ugali ko kasi madamot daw ako sa kanila, yung ganun. Alright, totoo ba yun o hindi? Minsan, Papa Jack, parang gano'n na rin nga. Minsan nagdadamot talaga. So, hindi chismis kasi... yun. Totoo pala. O, totoo. So, totoo pero... pala. Totoo yung chismis. Balita pala. O, pero, kumbaga, Papa Jack, kasi sa akin lang naman kasi simula nagsama kami, kumbaga, nasa amin na lahat umaasa, pati yung mga kapatid niya na nakatira doon sa magulang niya, nakalalaking tao doon, umaasa sa amin. So, parang minsan, naano ko rin, parang sumasama na rin yung loob ko na parang nangyayari. Kami yung naghahanap buhay para pakainin pati yung mga kapatid niya. Ganun. So yun. Tapos po, etong ko, naghiwalay ulit kami, pangalawa na po ito. So yun, sobra na rin isang taon. Ito nga, 1 year and 6 months na kami naghiwalay. Ang anak ko inasa kanya. Hindi ko nakuha yung baby. So, ano pong work niya, ma'am? Sa ano po? Sa Pearl Farm sa Palawan. Pearl Farm? Apo. Ah. Ano po siya doon? Kabibe? Sorry. Joke lang. Ano po siya doon, ma'am? Parang labor lang din. Okay. Nandun po yung anak niyo na sa kanya doon? Nandun po sa kanya. Sa Palawan? Sa Palawan po. Okay. So, ngayon, yun po ang problema ko kasi ako lang po ayoko nang bumalik sa kanya, pero... Itong mga lately, mga 2 months ago, nagte-text na siya sa akin, naghumihingi ng tawad na sana raw bumalik ako ulit. Tapos, mag-umpisa ulit kami. Sabi niya, kumbaga, babaguhin niya na raw yung pakikitungo niya sa akin na hindi na tulad ng dati. Akala ko ba ang inayawan mo sa kanya ay magulang? Oo, so meron din pala siya. Bali, ang nangyari po kasi, pag kung ano yung ano ng magulang niya, sumusunod po siya. Ilan taon na po ba siya? 28 po. 28. Sumusunod siya sa ano ng magulang niya. Kung anong sabihin ng magulang niya, sumusunod siya. Kailangan may permiso ng magulang niya. Hindi niya ginagalang yung desisyon ko bilang asawa. Parang ganun.
Tapos ngayon gusto niya makapagbalikan sa iyo para ayusin daw. Opo, ngayon gusto niya makipagbalikan sa akin. Mm-hmm. Dahil yan, sa akin naman po sana ayoko na. Ang kaso naman kasi yung nagpapagulo sa akin yung anak ko kasi gusto ko rin sana makasama yung anak ko pero hindi ko ayaw kong makasama yung tatay niya. Pero ayaw ko rin sana ng broken family na pagdating ng araw sasama yung loob ng anak ko sa akin kasi umalis ako na hindi ka kasama. Pero masama ang loob mo dun sa asawa mo ngayon. Kung ano po talaga, hindi pa ako nagsisinungaling pero masama po talaga yung loob ko sa kanya. Ano po talaga, dahil lang po doon? Opo. Alright, ganito, nakapaliwanag ko lang ha. Alright, ganito ate ano, nung nabundis ka nung lalaking to, gano'ng katagal kayo magjowa? Bago ka nabuntis? Ano lang po, 7 months? 7 months. Last na year, nabuntis ka. Opo. Pinangatawanan ka. Opo. At nung pinangatawanan kanya, nag-live-in kayo, galit na magulang. Opo, parang... Kaya, wait. Ay, ang tanong ko kanina, gumawa ka ba ng effort para magusto ka ng magulang? Kasi di ba, ang concern mo, yung magulang umaasa pa rin sa kanya eh. Samantalang yung lalaki gusto na mag-focus sa inyo bilang family, bilang kayo na yung family, tama? Apo. Hindi ko lang mag-gets, bakit di mo naintindihan yung part ng magulang? Hindi kasi Papa Jack, parang sobra na rin kasi yun. Ganda na ate. Wala naman talagang masama, di ba, kung kayo ang priorities niya. Yun naman talaga dapat kasi ikaw yung asawa. Well, hindi naman kayo kasal pero ikaw yung tumatayo ng asawa at may anak kayo, tama? Apo. Kaya lang at ilagay mo yung katayuan mo sa magulang niya. All the while, ito nagpapakain sa amin. Tapos, ora-orada may nabuntis, ngayon lahat ng sinisweldo niya mapupunta sa'yo. Ang tanong, kung ako yung magulang, matutuwa ba ako sa'yo? Siyempre, hindi, di ba? Until gumawa ka ng paraan na magustuhan kita. So, ang tanong ko, gumawa ka ba? Ano naman po, Papa Jack? Gumagawa rin naman ako ng paraan na naggumawa po ako na dalawa na po kami yung nagtrabaho para masuportahan yung magulang niya. Yeah. Kaya lang, hindi ko mag-gets doon kasi pati yung mga kapatid niya na dapat, may pamilya na, dapat magsarili ng hanap buhay, hindi yung pati kami yung, kumbaga yung binibigay namin sa magulang niya, pati yung mga kapatid niya nakikinabang. Paano po nakikinabang? Baka naman ito yung one time. Kasi sa probinsya, kara ganyan lagi ang kalakaran eh. Mm. Walang damutan dyan eh. Hindi, kasi pag if we do not probe sa story niya kara, ang magiging dating, binuhay mo lahat ng angkan. Mm-mm. But I don't think that's the picture here. I think may mga pagkakataon lang na humingi ng tulong yung kapalit sa nanay at yung perang binigay ng nanay, nagkataon galing sa inyong mag-asawa. Ganito po, Papa Jack. Yung bali yung kami, tumutulong kami sa magulang niya. Ang ginagawa naman ng magulang niya, yung inihingi sa amin or binibigay namin sa magulang niya, bali sa yung mga kapatid niya, sa magulang niya naman humihingi, hindi mismo sa amin. Kaya kumbaga parang hindi yung sumasama yung loob. Ayun nga. Sumasama yung loob namin. Yung sumasama yung loob ko kasi para namang lumalabas na pati sila binubuhay namin. Kasi okay, yung bang paghingi ng kapatid niya sa magulang ay regular na nangyari? Opo, Papa Jack. Palagi po yun. Kada walang ano sa magulang niya yung ano, yung lapit. Sorry ate, naiintindihan naman talaga kita eh. Di ba kaya lang bilang magulang, at may pera ka, matinis mo ba yung anak mo? Hindi po. Hoy, tumulong ka naman, hoy. Ano? Akala ko magsalta ka pa. Wala kang tinutulong. Sisero ka na. Kapag sisero ka na at lahat, wala kang ginagawa dyan. Check. Ate, ganda, ulitin ko. Tama naman yung concerns mo, alright? Apo. Okay, wala naman talaga masama. Ang sinasabi ko lang, ate, nung dumating ka sa buhay nila, yan, that's the way of their life. Diba? Diba? Yan yung way of life nila. Ganyan sila magsaluhan bilang magkakapatid, magkakamag-anak. It just so happened, you came into the picture. And, diba, you were given priorities, diba, by this guy. Ikaw yung inuna niya sa lahat. Tama? Apo. Pero hindi naman, it will not change overnight ate na dahil nandiyan ka na sa picture, yung mga kapatid niyan lumalapit sa kanya dati, hindi nalalapit. Okay naman yun, Papa Jack. Kaya lang ba minsan parang sumusobra na din kasi. Diba? Kasi ate, alam mo kung anong premise ko kung bakit ganito kita kausapin? Alright. Kung totoo, diba, na kahit na ginawa niyo ang lahat, ikaw bilang anak dapat ang turing sa'yo ng nanay at nanay dapat ang turing mo sa nanay ng jowa mo. Diba? Apo. Kung totoo, ate, na inalagaan yung magulang, at ang kinaiinis mo lang ay dahil humingi yung mga kapatid sa nanay na nagkataon ng pera ay galing sa inyo, bakit ka chinichismis ng nanay?
Ibig sabihin, ate, dumating sa punto na nagbibigay ka nga pero baka padabog. O, papadabog. Inamin ko po. Minsan yun, ang ginagawa ko po yun. Dahil yun, sa sobrang ano ko na, baga naiinis na ako. Tapos yung pati yung tipong pati yung anak nila, dinadamay nila sa kismis. Pero alam mo, siguro kung close kayo nung nanay, nung asawa mo, actually, kung close kayo at okay kayo, kahit magkaroon ng problema sa pera, magtutulungan pa kayo. Exactly. O, nay, kung ito lang muna may ibibigay ko. Kumbaga, hindi magiging ganyan kakomplikado kasi okay kayo. Eh, hindi kasi kayo okay, kaya pagdating sa mga ganyang bagay, lumalaki na agad. Medyo may pagka-plastic din kasi yung biran ko, yung pagkaharap. May hinanakit ka pala. Ganun ka, ano? Pagkaharap po, alright, medyo ano. Okay, wait lang. Ilan taon ka na, Joyce? 25 po. Let this be a lesson sa mga nakikinig mga bahay sa atin. Ganun ka, ano? Alright. 7 buwan kayo naging mag-jowa? 7 months. Itong buwan nga, eh. Ano ba Tagalog ng 7? 7, ano? Kalma lang. Ay, English naman. 7 buwan kayo naging mag-jowa, tama? Opo. Mananawagan po sa lahat ng mga babae nakikinig sa atin. Parang awa nyo na ho. Habang mag-jowa kayo, make sure na makilala mo magulang. Because honestly, kung mag-backtrack tayo sa kwento mo, ating maliwanag, di ba? Na yung 7 buwan na naging mag-jowa kayo, hindi ka nagustuhan ng magulang dahil hindi ka siguro na pagkikita sa bahay nila. Ganito kasi yun, Papa Jack. Dali, malayo po kami doon. Wala akong pakialam, ate. Wala akong pakialam. Di ba? Pero kagulangan mo yan na nabuntis ka nang hindi mo kilala ang magulang na nakabuntis sa'yo. Di ba? Nabuntis ka, hindi mo kilala magulang, inuwi ka sa bahay nila. Siyempre, mabibigla. Mukha bang matutuwa sa iyong aabutan mong nanay? Oo. Parang ano to? Di ba? Tapos di ka naman nila ganun kakilala. Tapos ganyan kakaangas. Di ba? Nakala may karapatan ka agad. Not to disrespect you, ate, pero hindi ka maasawa talaga. Di ba? Hindi para disrespect ka pa. But honestly, ate, ito yung bunga ng kalandian mo kung bakit di ka nagustuhan ng magulang. Nakikita kasi natin dito, ate, yung effect ng ano ng sitwasyon na tinanggap ng family niya. Hindi mo nakikita kung paano mo nilagay ang sarili mo sa picture. Gawin natin sa'yo, ate. Yung anak mo ba, lalaki ba? Lalaki po. Lalaki. Right. May anak ang lalaki, nag-aanap buhay. Yung sweldo niya, ate, bahamang binata siya, pupunta sa'yo. One day, mag-uwi ng babaeng buntis. Puto lang lahat ng allowance mo. Matutuwa ka sa inuwi niya? Hindi mo kilala? Eh, kung ako naman... Sagutin mo yung tanong ko. Iba kong plastic eh. Hindi ko pa po alam, Papa Jack. Hindi sabi ko mo lang yan kasi ikaw yung salarin sa kwentong to. Alam mo, ate, ganito, ano... Sa lahat ng ano, mga may jowa na ano, magiging part ng family, do everything you can, di ba, para magustuhan kayo ng magulang ng tao mga kasama niyo buong buhay. Oh. Because honestly, dapat magulang ang tingin mo dyan. Hmm. Wala ka respeto. Magulang ka rin. Kailan pa naging tama na ganyan ang asal mo sa magulang ng tao? Well, anyways, Joyce, madali lang naman yung sagot sa tanong mo, di ba? Ang tinatanong mo lang naman, ikaw mabalik ka may ex mo, tama? Apo. Huwag na. Ayaw mo sa nanay, ayaw mo sa ex mo, pwede mabalik ka dun. Gusto mo pala mag-volunteer sa Kawanga, mapunta ang DSWD. Volunteer ka dun. Di ba, mag-donate ka ng dugo sa Red Cross, eh? Tuyuin mo yan. Yung gusto mo, gusto mo pala mag-volunteer, eh. Di ba? Ngayon, kung inaalala mo yung anak mo, bala ka na mag-sorry ka. It's that's the price you have to pay. Honestly, ate, you did not prepare, di ba, yung future na magiging anak mo na nagpahubad ka ng panty. Maging matalino kayo, girls. Kung po, alam mo, kara kung po pwede lang ano, bumili ng sumpa na ilipat yung mga utak sa ano, tabi ng pempem, lilipat ko yan. Para kahit pa paano, di ba, makanti ng konti pag nandun sa part na lalandina. Maglay buzzer. Di ba? Oo. Kung wala pa yung ting. Ano? Di ba? Ting! Gano'n niya. Ops! Balang araw, Joyce. Magpaliwanag ka sa anak mo. Anak, nagkahiwalay tayo. Nagkahiwalay kami tatay mo eh. Nagkasunod ng problema. Hindi ko siya gusto. Hindi ko gusto yung lola mo. Hindi ako nagustuhan ng lola mo. Mag-sorry ka. That's the price you have to pay. Sana maging lesson po ito sa mga nakikinig mo bahay sa atin.
Gawa kayo ng effort para mahalin kayo ng magulang tao mahal niyo. Iba ka rin, no? Correct. Okay naman. Ikaw ba gusto ka ng magulang ng mga ex mo? Oo naman. Ako na. Eh, pati po yung biyanan ko hanggang ngayon nagte-text sa akin na bumalik daw. Bumalik ka? Sa kanila, bumalik ko mag-ano ulit. Kumbaga, mag-umpisa ulit kami nung anak niya. Ah, nagre-reach out sa'yo? Inanay. Opo. Hindi na rin pala yung mabait, hindi pala ikaw. O diba, nagbabanga ng pride. Kasi kahit ayaw sa'yo. Kasi simula po naghiwalay kami. So, 1 year na yun, halos monthly, nagbibigay ako ng ano sa kanila kahit wala na kami. Nandun yung anak mo eh. Opo, kumbaga Papa Jack, pati hindi lang para sa anak ko, pati sa kanila, yung biyanan ko halos monthly, pinapadalan ko ng vitamins para sa kanya. Oh, ngayon mo nagawa mahalin. Hindi, dati pa naman po, kaya lang, talagang medyo ano lang, nakakasawa lang ba? Eh, ganun talaga, dapat pinagtitiisan ng mga biyanan. Actually, no? Diba? Totoo yun. Habang buhay mo kailangan pagkita niyan. Ano ba English ng biyanan ng babae? Ano nga ba? Mother-in-law, diba? Oo. Pag nire-assemble mo yung mga letra ng mother-in-law, makukuha mong word ay ano? Woman Hitler. Grabe. Pag nire-assemble mo. Kasi wala kang magagawa, parte yan ng buhay ng asawa mo. Hindi na mawawala yan. Kailangan na pagtiyagaan, pagtiisan, gaya ng pagtitiis mo din sa asawa mo. Pero ano, Kara, maliwanag naman. Ayaw niya sa ex niya, ayaw niya sa nanay. Baka naman galit lang siya kaya ayaw niya sa ex niya. Di ba kapag galit ka? Kasi po, ang ano kasi dun, parang kumbaga, ano yung decision na dapat na dalawa kami mag-decision, hindi niya na sinasabi sa akin, siya na lang yung mismong nag-decision. Ganun. Eh, di ba dapat ganun nagpapasakop sa asawang lalaki? Opo, pero kumbaga, dapat ikonsulta niya rin muna sa akin para mapag-usapan, ganun. So, hindi niya napapag-usapan yung mga ganun? Hindi po, basta kung anong sabihin ng magulang niya sa kanya, yun ang sinusunod niya. Oh. Alam, may feeling ako, Kara, na kahit... Ano? Na kahit tama yung sinabi ng magulang, dahil galing sa magulang, ayaw ni ano, Joyce. May ganun eh, no? Oh, dahil sa'yo galing to, kahit alam kong makakabuti sa akin to, ayaw ko to. Kasi nga hindi kayo okay. Ano kung natutungan na kwentuhan na to? Wala namang pupuntahan to. Kung babalikan nga niya. Pag-desisyon na naman. Ayaw naman niyang balikan. Huwag nang balikan. Ayaw mo naman balikan? Ayun nga, naguguluhan nga ako eh. Parang ayoko na. Siyempre, alam mo, kung ayaw mo talaga. Naguguluhan kasi ako, gusto ko kahit paano sana, gusto ko mabuo ulit yung pamilya ko. Kaso lang, hindi ko na makita uli yung sarili ko na makisama. Huwag mong balikan, napakasimple yan natin. Ikaw, Kara, makikisama ka ba sa isang family only because may anak kayo? No. Ako, makakibigin. Kung nasa isang bahay kayo, may anak kayo, pero nagpapatayan na kayo. Correct. Palayain mo yung sarili mo. Totoo. Ma-plastic mo. I want it. Ano, I don't want a broken family. A piece. Ano nga eh. Ano bang tawag doon? Binilit mo nga mabuo. Eh, alam mo na nga sira. Saka laging nagkukon sa akin yun. Minsan pag tumatawag, tinatawagan ko yung anak ko. Kung nakausap ako na, yung magsasabihin niya sa akin na bumalik na daw ako. Ganun. Iba talaga pag nanay, no? Parang naiisip ko kasi na sabi ko parang kaya ko magsakripisyo para sa anak ko. Joyce? Po? Tumawag ka, di ba, para malaman yung opinion namin. Walang balikan natin. Okay po, Papa. Do not spend a lifetime, ate, nang hindi ka masaya. Tama. Doon ka sa masaya ka. Isa lang ang buhay natin. Correct. Hindi yung pwedeng ulitin yun. Walang take to ang buhay. Diba? Pag umalik ka doon natin, nagdurusa ka naman. You spent 10 years nakasama siya. 10 taon yung nasayang mo, hindi ka masaya. Nalulungkot ako, no? I-consider natin, Kara, yung aspeto ng pagkakaroon ng anak. May paraan yan, natin. There will be sacrifices along the way. May mga gabing iiyak ka, mamimiss mo yung anak mo. At ayoko, hindi matatawaran ng puso ng isang nanay. Diba? Kasi yan sa pinakamabuting puso, mga kaibigan. Ang pagkakaroon ng puso ng nanay. But then again, on the other hand, ate, maliwanag naman, ikaw nagsabi sa amin, you are not happy dun sa ex mo. Bakit mo pupuntahan yun? Hindi ka masaya. Tamangan ka na, halika na, mag-jollibee tayo. Libre mo ako, Papa Jack.
Na yun lang naman po, para kumbaga humingi lang ako ng second opinion kung para, kasi syempre, lagi ako nakikinig sa'yo, so, na ano ko na, baga, mas ano ka magpayo kasi... Oo, ako talaga pinakamagaling sa lahat, ano ka ba? Pinapalakas mo yung loob ng iba, so kaya ako sa'yo ako tamawag para mahingi yung opinion mo kung ano ba talaga. May napakayabang na DJ dito. Ako talaga yung the best. Ay, totoo naman, Papa Jack, kasi... May kara number to ka, ha? Oo. Number... Ako sa'yo. Ay, totoo naman, Papa Jack, kaya talagang... the best ka pag-payo. Malamit ka rin na brainwash, ako pinaka-cute sa lahat. Gabi-gabi yan, eh. No? Actually, naghahanda na akong i-brainwash kaya ako na pinaka-macho sa lahat, eh. Wala pa akong prepa kasi... Joyce? Papa Jack. Ganito, ano? 5 taon na yung anak mo, di ba? Mag-7 po. Okay, sorry. 5 taon pa na kanag-exam. Apo. Alright. I apologize to you, ate, for not coming up with a more sensible advice para at least magawa ng paraan na makasama mo yung anak mo. Alright? Apo. Alam ko, ate, na it breaks your heart every time. Alam mo siya, kakain ka ng masarap. Alam ko siya, naalala mo. Nagpunta ka sa mall, makikita ka sukat ng damit niya. Sana mabilan mo siya. Kasama mo dapat siya. Tama? Apo, Papa Jack. I mean, as your friend, I want you to have it. I want you to live a life, ate, beside your kid. Bakit naman hindi? Kung sana, di ba, ang kwento natin dito, mawag ka sa amin ni Kara, sabi mo sa akin, Papa Jack, may anak ako, yung asawa ko, galit ako, pero mahal ko pa, babalikan ko ba? Napakasimple na magiging sagot namin. Balikan mo, mahal mo yun. Pero ang pupunta ka doon, at alam mo, pagpunta mo rin, impyerno nga aabutan mo, ate. Bakit ka babalik doon? Walang point. May nag-tweet ka na? Si Yam Yam. Ano? Sama po ako sa Jollibee. Ano ba yan? Tara na kasi mag-Jollibee. Alam mo, madalas kara pag may kausap ako sa gabi, hindi ko na alam papayo ko. Niyaya ko mag-McDo. Ah, talaga? Para lang matapos na lang. Hindi ko na alam papayo ko sa alika mag-french fries na sa McDo. Kunta ka ng tabay anak mo, ate. Ano ang mensahe mo sa kanya? Siguro po, papasalamat na lang ako sa kanya ng... sa 5 taon na magkasama kami, tsaka papasalamat din ako na kahit naman papaano na hindi maganda yung pinagsamahan namin, naging mabuti rin naman siyang asawa. Tsaka ang mas malaking pinapasasalamat ko sa kanya, yung binigyan niya ako ng alak. Ngayon din ngayon yung medyo nagpapahirap sa akin kasi hindi ko alam kung, ewan ko, basta yun po. Salamat sa lahat, sa kanya. Sino makausap mo? Anak ko yung ex mo? Yung ex. Naguluhan ako bigla. Yung ex, Papa Jack. Na tinatanong mo, sabi mo kung ano ko sa kanya masasabi. Kaya nga. Sa anak? Sa anak, ate, ano mensahe mo? Siyempre, sa anak ko po, balang araw, magkakasama din kami. Tsaka, gusto ko rin sabihin sa kanya na sobrang mahal na mahal ko siya. Kaya ano po, kaya kong magtiis ng sakripisyo para magtrabaho para sa kanya. Sumweldo ka na ba? Wala pa, Papa Jack. Kailan sumweldo? Sunod pa na araw. O, tara, Jollibee. Ngayon matigil sa kaka-Jollibee. Gutom ka ba? Ha? Yung kasi ang dinner ko ngayon palabok na walang chicharon. Kaya nga eh. Wala pang isang minuto, ubos mo na yung ano, palabok. Alright, Joyce. Po. I hope magkaroon pa ng bagyakat at makausap ka namin. And we can tell you better things doon sa pagiging nanay mo.
Ako nga, I'd like to apologize to Joyce kasi masakit. May kurot sa puso ng payo namin sa'yo. Ay, huwag mo nang balikan yung mister mo. Pero ang kapalit naman mga kasama mo yung anak mo. I just don't think it's right that you live a life kahit alam mo na malulungkot ka lang sa pupuntahan mo. Ikaw, Kara, nung payo mo. Tumulong. Hindi rin ako mabalik. Sinabi ko na, di ba, wala namang point na bumalik kung hindi ka naman masaya. Okay po. Uy, tama na yung singot. Masingot mo kami. May sipon ka ba? Wala pa pa dyan. Kasi pag yung anak ko na yung napag-uusapan, talagang parang nadudurog yung puso ko. Ano, anak pwede yan? Mo namang ano eh. Pwede mo namang puntahan yung anak mo eh. At ano, di ba? Ayan nga po ang manok ko eh. Kasi yung pupuntahan ko doon, na makikita ko yung anak, baka wala na. Hindi na ako babalik. Hindi na ako magaling. Hindi na ako alis sa tabi niya. Parang ganun. Pero magandang punta mo siya. Di baka makita mo doon. Pagpunta mo doon, makita mo na meron ka palang feeling sa ex mo. Iba kasi pag nakita ng personal kara, di ba? Mm-hmm. Baka ano, magkaroon ng lukso ng dugo. Baka magkaroon ng ano, mga realizations. Diba? Ganyan. Tsaka mali mo, ilang gano'n nakatagal na hindi nag-uusap pa ba kayo? Sino po yung anak ko po? Yung ex mo? Nag-text minsan sa akin. Ano mga tinetext? Mwa-mwa. Ano nga? Hindi, yun nga. Ang inaano niya sa akin, bumalik nga daw ako, gano'n. Ano sagot mo? Wala pa pala, hindi ako sumasagot. Hindi ko nire-reply. Hindi ko nire-reply. May boyfriend ka na ba ngayon? Wala pa naman, Papa Jack. Maghahanap pa lang. Ay, naka-ready? Bakit gano'n? Hindi po, ano, medyo, aywan, parang takot po ulit akong... Ano bang hinahanap mo sa isang lalaki? Di baling pangit, basta mabait. Ano ba yan? At ba ganyan kayo? Pwede niyang sabihin, di ba? Gusto ko na mabait kung pwedeng gwapo-gwapo na rin, gano'n. Ganito na lang, Papa Jack. Di baling hindi gwapo, basta may bulsa. Ay. Ganun ba? Ay, paano kung may bulsa sa albahe naman? Okay lang, basta yung bulsa niya sa akin lang, pero hindi ako sasama sa kanya. May bulsa, tapos sinasampal ka, tapos inungud-ngud ka sa inidoro. Sa kanya lang yung bulsa niya. O, di, kailangan mo din ang matino. Di ba? Hindi po. Di baling hindi kagwapuhan, basta ang importante yung responsable sa pamilya. Ayun na. Hindi po, salamat po, Papa Jack at Miss Cara. Salamat. Ano ba yan? Nagawala lang kasi ako. Bakit? Kung masingot siya tayo. Kaya nga masingot ang singot eh. Ganun mo. Naiiyak ako eh. Kaya nga. Ba't ikaw ba pag umiiyak ka, hindi ka sumisingot? Di ako. Perfect ka. Actually. Naiiyak ako sa'yo. Laway lang ka. Naglalaway lang siya. Ganun. Salamat sa pagtawag, guys. Salamat po, Papa Jack. Ay, nako, Kara. May malungkot yung ano, naging pa. I'm not proud of what we advised her. Hindi ako proud sa advice ko sa kanya. Kaya lang, if it does not make sense right now, someday it will. Alam mo kasi ang reason niya kasi kung bakit lang siya babalik kasi ayaw kasi magkaroon ng broken family. Sana naging reason mo lang niya na, 'di ba? Itatry ko baka sakaling may chance pa kaming dalawa, bibigyan ko siya ng chance dahil may kurot pa sa puso or ganun. Eh kaya lang yung parang inisip lang niya para lang mabuo yung pamilya, hindi naman siya masaya. Eh di parang useless lang din yung pagpunta niya. Tama. Ano ba yan? Gutom ka ba? Ang sakit kasi nalalamunan ko ngayon. Ah. Mm-hmm. O di, ano lang, bumulong ka. O yan yung payo ko lasok sa collar ko. Ano? Diba? Kung madalas kayo mag-away, mag-jowa. Diba? Ano? Ano ba sagot? Kausap ko yung babae, sabi ko, ugaliin mo na mag-away kina magyayakap at bumulong. Para pa nagwawala. Ha? Bigla. Yakapin mo yung boyfriend mo, bulungan mo. Mag-away kayo. Try to talk nang nag-whisper kayo. You are more attentive. Paano kung pareho kayo nagwawala? Ang kulit mo naman sabi niya. Sino unang bubulong? Ang hirap mo kausap eh. Paano nga magpareho nagwawala eh? Galit yung isa, galit din yung isa. Oh. Sino unang bubulong dapat? Ano may ko yung mga ayaw kong kaaway? Bakit? Ang hirap pang... Pinapaos kasi kita. Ha?
Alright, Kara, let's play one set of good music and we'll be back. Ikigilir ko lang yung lalamuna ko. Masakit talaga. Sige. Salamat na mga nakaantabay sa ating mga kaibigan. Here comes the music of Jason Mraz with the song I Want You. I Want You. Ano? Masakit talaga.